So Gab, syempre, ikaw yung parang naging, in a way, ah, spokesperson. Hindi mo spokesperson. Parang ano eh, parang nung when Tita Jane passed away, di ba? So, kumusta na rin si Andy? Somehow. Oh, so far okay. Like kagaya ngayon, ah, kapag ano, back to work, back to reality in a way, na nakapag unti-unti moving on na sometimes kasi life, yun nga, totoo naman life moves on. But when you're alone, when you're at home, may mga moments, ay, namiss ko. May ganun. Hindi naman mawala yun eh. Kahit up to this day, namimiss ko pa rin daddy ko, namimiss ko sila Tita Sherry. Yung mga mahal mo sa buhay na nawalan, maiisip at maiisip mo sila. Kami ni Andy, we're in constant communication. So she's in Siargao with her brother, si Gwen. So, having the time of their lives, being together after a while, kasi nga matagal din si Gwen na nasa States eh. So, bonding sila doon, catching up. And from then, kasi si Andy from Siargao, she's also making plans of coming back kasi ang dami nang kailangang ayusin pa eh. Sure. Kasi siyempre hindi niya maayos lahat yun in one go eh. So babalik pa rin siya dito tapos magkaano kami yung kasi one conversation na sabi niya, kuya, papaka-ate naman ako, yung ganyan. So may mga plans din of her probably visiting the US, yung mga ganyan, visitahin si Gwen. Because Gwen is basically, he still has a father eh. Alam mo yun. But of course, in reality, Gwen would be standing alone now eh. But well, he has a partner, tutulungan naman sila. Pero he's still young eh. So, pero sabi ko sa kanya, there's anything you need, dito rin naman ako. Dito kami ni ate mo, sabi ko sa kanya. So far, okay naman. Okay naman. One of the few lang na nakakita talaga kay Tita Jane, alam ko eh, diba? Dalawa lang kami actually. Dalawa lang kayo. Sino isa? Yung pamangkin ni Tita Jane, anak ni Tita Lorraine. Yung anak ni Tita Veronica. So, ayun lang. So somehow. Dalawa lang kami. Yeah. May moments na I still picture it. Uh-huh. Yan na nga, nag-debriefing ka na ba? Still smell it. Nag-debriefing ka ba? Correct. So, paano? Yes. Oo. Pero doon lang sa investigator. Hindi, ibig sabihin, did you consult a psychiatrist? Hindi na. Kasi nakita mo, di ba? Pero ang tapang mo, Gabi, in a way. No, ang daming kasing purpose nung why I went in. Ang daming reasons why I did what I had to do. Mm-hmm. Marami. At yun ay mga katanungan sa isip ko na nasagot naman nung nakita ko. Mm-hmm. So, it's like for me parang, okay. Okay sa akin. Ganun. Yun yung ano sa akin. Ano naging parang realization sa'yo itong nangyari mo? Wait, life is short. Mm-hmm. You know, that's why we have to start taking care of ourselves. Start connecting with people. Start forgiving. Start healing. Yun yung, kasi minsan nakakatulong yun eh. Yung may katampuhan ka, may kagalit ka. Of course, you'll never, kahit gano'n kung ka-hate yung tao, you'll never wish them ill naman eh. Yeah. Hindi mo naman sila, sana mamatay. Hindi naman ganun. You pray for it. Then you'll start healing. Start to forgive. Minsan parang mas nakadagdag pa ng buhay yun na parang purpose to live longer in this earth yung na tapos say I love you too. Whatever love language you have, sabihin mo, gawin mo, ipakita mo sa lahat ng mga mahal mo sa buhay. Kasi noon hindi ako naniniwala sa life is short eh. Talaga? O hindi kasi, bakit mo sasabihin short? Eh di pa, ano ng goal mo? Short. Mahaba ang buhay. Ang goal mo is pahabain pa. Pag sinabi mo kasi short, parang you're up on your toes eh. Like, kailangan gawin ko na to kasi baka bukas mamatay na ako. Maiisip mo yun, pero you have to think na ang dami mong gustong gawin. So, think about having a life that could be long. Alam mo yun? It's too much. Ako lang to ah. Baka maraming mag-disagree. Yes, life is short. Pero sana isipin din natin yun. Life can be long. And what do we do pag feeling mo yung buhay mo ay mahaba? Kasi pag short, gagawin mo na lahat, diba?
na hindi mo iniisip. Ano natutunan mo sa buhay ni Tito Jane? Or anong naging ano mo? Parang take away na rin. Ano, she's a, ano kasi siya eh. She's very ano sa mga anak niya. And I admire her for that. Lahat naman ng ginagawa niya pagiging artista. Not because she... Maliban sa hilig niya kasi, it's because of her children. Yung mga sacrifices na ganoon, that's why she keeps on working and working. Because she, hindi lang para maibsan ang hilig niya eh. Para sa mga anak niya, para maganda yung future, para maganda yung kinabukasan. All of these things, all of these accolades, oo, pang personal, pero hindi eh. Kahit naman sabihin niya, nung nanalo siya ng sakan, she'll dedicate it to her kids. Yung lahat naman ng ginagawa para sa mga anak. Yun yung nakita ko, na anything that you do, tapos na tayo sa para sa sarili natin. Minsan kasi, kagaya nyan, minsan, itong suit kong ito, hindi lang gumastos ulit. Hindi kasi ako namimili ng diamante. Hindi kakalala. Ikigit mo talaga yan. Hindi ba yung outfit mo? Ito ba may OOT di tayo ngayon? Kasi hindi ako ma-shopping ng tao. Pag may gustong mga bata, oh sige. For the family. Not because I'm a spoiler, but kinsa nga, para saan pa ako para magtrabaho? Oo, for my personal, ano, like, passion ko to eh. I love entertaining, I love acting, I love... Pero the others that last come with it, hindi naman para sa akin. So yan yung somehow nakuha mo kayo today? Parang pwede ko, oo, parang yung parang... Puyat na ako, hindi pa ako nakatulog, pero hahatid ko kayo sa school. Alam mo yun? I know you naman. Yun yung super dad nga eh. Sabi nga ni Ding Dong. Kasi sabi ko, bro, it's just innate. Yung basta kaya ko. Last na tanong ko. Si Andy kasi ngayon, I don't know kung nababasa mo, like sa IG, di ba nagpo-post siya ngayon? Tapos may nagko-comment na parang, oh, ba't ka ngayon ka nagpo-post, mga ganyan-ganyan. Anong... Ah, may time ba? May schedule ba? Hindi ba yung gusto natin sabihin? Okay. Ano yung schedule mo doon? Sa mga ganon. Sa pagpo-post? Ano? Ako nga, last day. Nung internment lang ako nag... Parang ang ano nung mga netizen. Parang bakit nung libuhay. Oo, parang ganon. Yun ang naging ano nila. Paalam ba nila yung huling usapan nila? Hindi naman nila alam eh. Buti nga nagpo-post siya para mabasa niya eh. Yun lang naman. Hindi naman mag-post siya para sa kanya eh. Parang ay parin sa inyo. Or that's the way. That's the way. Exactly. But at the end of the day, whatever relationship that she has with her mom, kung ano man yung pinost niya at sasabihin late, ba't ngayon walang... Baka ngayon lang niya pinost. Nabasa mo din ba yung mga ganun? Oo naman. We don't know what's behind or what's out. We don't know what's behind the person posting it. So, kung ano yung nababasa nyo, wag lang nyo titignan sa ganun. Buti nga nakikita nyo yung ganun eh. Pero don't judge it. Just be kind. Pero, Gab, naka-ano na ba siya? Naka-grave na ba? Tingin mo ba? Naka-release na ba? There are days na, yes. Pero, I don't think the grieving and may specific ano yan eh. It could be after another month, after, it could be years. Hindi mo may mga realizations yan along the way. I'll just share lang kami ni Timmy, si Lucero. Ilan years na wala si daddy, magte 10 years na. Pero may 6th year, 7th year, tatawag. I just remembered that. Nag-iiyakan kami ulit. May mga ganun moments. Years na to ha. So, hindi nawawala yan. It's, maaaring mong i-off siya for ano, pero umu-on yan mag-isa, hindi mo alam kung kailan. I'm sure, andyan pa rin yung pain. Andyan pa rin. I'm sure. Lahat naman tayo, kahit sino naman na mawala sa buhay natin, andyan yung woulda, shoulda, coulda eh. Yung what if. Hindi naman perfect na mamatay yung mahal mo sa buhay, masasabi mo ba lahat? Hindi, I'm sure along the way, kahit wala na, doon mo lang marirealize, may hindi pa ako nagsabi. Diba? And you say it through prayers.
maybe yung pinost ni Ani, she said it through a post. Yes. But I'm sure she said it to a prayer. So it's never too late. There's no time. No timer. Bakit ngayon lang na pinost, hindi na maririnig. Kanya-kanya tayo. Kanya-kanya. Yun yung way niya. Galit ba? Hindi. Angst ba? May angst. Tama yan. Okay, just lang. And then, naintindihan ko sila. Kasi perfect sila. Naintindihan ka rin namin. Perfect sila. Perfect sila. Ako, I'm not a perfect son, not a perfect brother, not a perfect friend. But you're a perfect dad. But I'm God's favorite. It goes to everyone. Mm-hmm. Kahit ikaw, favorite ka. You can claim it. Yeah. Diba? Hindi man tayo ginawang perfect eh. Kasi kung perfect tayo, di God na rin tayo, diba? So, walang perfect, mga bashers. Bashers na lang. Perfect. Ayun. Dahil love po kayo. Okay na ba kayo? Tatanong lang ko tungkol sa alien, ha? Okay.